Libra, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong October regarding your finances. This is for you. Happy birthday, Libra. So, ayan, hindi ko kayo laging nababati sa ating daily. So, ayun po, kung hindi nyo pa po nagagawa yung blowing of cinnamon sa front door po ninyo, hindi nyo na siya nagawa noong September 1, gawin nyo po ngayong October 1, November 1, December 1, January 1, every first day of the month, gawin nyo po yon. Gawin nyo lang yon kung naniniwala po kayo. Pero kung hindi kayo naniniwala, wag nyo na pong gawin. Sayang effort ninyo. Kailangan wala kayong doubts. Kasi kapag meron, kayo din mismo yung nagbablock dun sa ginagawa po ninyo. So, tignan po natin ano ba yung Archangel message para sa'yo ngayon. Archangel message po natin, Spirit Guide. Meron tayo ditong Divine Order. Mura po ito kay Archangel Raguel. Okay, everything is how it needs to be right now. Look past the illusion and see underlying order. So, kung naman po ang nangyayari sa'yo, sa finances mo, need talaga siyang mangyari. Marami pong tinuturo sa inyo si universe ngayon. Iba sa inyo parang halos sumuko na, Libra. Pero tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Tignan natin. Spirit Guide, mensahe pa po natin. Ano po ang mensahe natin? Mensahe natin, Spirit Guide. For Libra. Mayroon tayo ditong Harvest. Okay. We have Masculine. Ito yung energy or financial ano mo. So, lahat po, parang gastos nyo lahat. Ayan o, yung iba sa inyo, halos wala kayong naiipon. We have control. Parang kahit gaano nyo kontrolin yung finances ninyo, kahit gaano kayo magtipid, Libra, parang wala pa rin talaga kayong natatabi. So, yun, baka kailangan nyo na talaga is another source of income. So, tignan po natin ano po yung... Okay. Blockages. We have rejection, loss, and fragmented. Okay. So, parang ang dami nyo talagang pinagdaanan ngayong parang ngayong taon. Ayan. So, parang nawawala na kayo ng gana. Yung iba sa inyo, parang yun yung blockages, nawawala ng gana. Parang ang daming dapat ipagpasalamat. Pero pwede yung iba sa inyo, hindi nyo siya na-appreciate, ganyan. Self-worth expectations, ayun, kaya pala. So, parang yung mga ina-expect ninyo, Libra, hindi talaga siya nangyari ngayon. Kaya parang nalulungkot kayo. Parang feeling ninyo nawawala kayo sa right path. Parang feeling nyo wala kayo sa right path. So, yung mga iniisip po ninyo, yan, isa yan sa mga nagiging blockages po ninyo. So, tignan natin ano naman yung strength mo. So, ayan. O, tignan mo, may mga pinagdadaanan ka talaga dito. May mga pagsubok talaga. Pero kasi divine intervention po yan. So, kaya may mga delays ka, may mga hindi talaga natutuloy sa life mo, nililigtas ka lang po dyan. We have Pisces, Cancer, and Scorpio. We have water signs here. So, ito, strength mo is your emotion. So, try mo talagang kontrolin yung emotions mo. Okay? Hindi lamang yung finances mo. Kasi the way you control your emotions is parang nakokontrol mo na din yung money mo. Tingnan natin. Kunwari, meron kang gustong bilhin. Diba? Tapos parang, oy, hindi mo na ako magpapadala sa emosyon ko. Hindi ko muna bibilhin yung isang bagay na yun. O, diba? Nakaligtas ka. So, we have revert. We have winter. Okay? So, ito, parang marunong ka kasing makisama. Libra, yun yung nakikita ko para sa'yo. Tignan natin. So, ano mo yan? Parang advantage mo yan na marunong kang makisama. Tignan po natin. Tapos, hindi lang makisama... And also, nandun din na yung pagbabago. Yung iba sa inyo, yes, medyo nahihirapan kayo, pero nakaka-adjust naman talaga kayo. Parang ito, meron din sa inyo, medyo madali kayong maka-adjust. Tignan po natin. Mga positibong bagay na paparating sa'yo. Ano po yung mga positibong bagay na pwedeng paparating or napaparating po kay Libra? Okay, so we have Four of Pentacles. Merong
money kasi na paparating sa iyo dito ngayong buwan, hindi lang dahil diyan sa trabaho mo. So pwedeng ibang source po 'yan. We have 7 of swords. Okay? So ito pwedeng makokontrol mo talaga yung emotions mo. Meron tayo ditong the star. Okay, pwedeng may tina-target kayo dito. Hindi ko alam kung ano tina-target nyo. We have 10 of swords. Meron dito is magkakaroon kayo ng pag-asa dun sa ina-applyan ninyo. Kung meron man po kayong ina-applyan, Page of Cups, may maririnig kayong good news dyan. Ayan o, may isa-celebrate kayo. Kaya nga lang, kasi iba sa inyo parang kinokontra nyo kasi. So, huwag nyo kukontrahin. Okay, we have the devil. So, yung mga bad habits po ninyo, pwedeng unti-unti, yan po ay matututunan ninyo na iwaksi sa inyong mga, sa gawain ninyo, sa isipan po ninyo. We have 6 of pentacles, mas magkakaroon ka din dito ng libra ng masyashare sa ibang tao. Hindi lang sa family mo, even sa ibang tao, pwedeng makakatulong ka. Some of you, hindi naman sobrang kalakihan yan, pero sobrang magiging masaya po yung matutulungan mo. We have Ace of Swords. May good news ka talaga na marireceive. Pwedeng ito is coming from your work. So, meron dito pwedeng makakabalik na po kayo sa trabaho. Actually, sobrang busy ninyo ngayong month na ito. Ano naman po yung mga negative na paparating sa'yo? Knight of Swords. Okay, so meron dito parang susugurin ka. May tao dito na parang hindi siya nag-iisip. Alam mo yung parang bara-bara lang siya. We have the Sun. And we have 5 of Swords. May magtataksil sa'yo dito, oh. Nakita mo? So, medyo mag-iingat ka talaga. Mag-iingat ka dito. Some of you ito, oh. Okay. So, huwag kayo masyadong magtiwala sa karelasyon ninyo. Lalo na yung iba sa inyo, malakas yung inyong pakiramdam. Libra. So, meron po dito is, sino ba nag-awak ng finances ninyo? Ayan po. 2 of Wands. So, mas maganda siguro kung hatiin nyo. Sabi nga, huwag ilagay sa isang basket lamang yung inyong eggs. Parang ganyan. So, yun. May pagtatrader kasi dito. Or pwedeng ganito na lang. Kung sino yung naghahawak ng finances nyo, pwedeng meron siyang binibigyan na hindi niya sinasabi sa'yo. Hindi niya pinapaalam. So, tignan natin. Okay, source of income, any source of income po na pwede niyong pagkakitaan. We have the Fool. Itlog nga. Ayan, so baka iba sa inyo nagbe-breed kayo ng mga manok. Yun, yung mga nangingitlog lang, ano ba yun? Yun po, oh. We have King of Swords. Meron tayo ditong 5 of Cups. Ayun, meron naman pala dito na lugi. So, wag kayong basta-basta pala papasok sa isang negosyo or sa isang pagkakakitaan, yan po na hindi kayo nag-aaral. Hindi nyo inaaral yung bagay nyo kasi baka magsisilang po kayo dito. So, tignan nyo po, Libra, saan ba kayo mag-enjoy? Saan kayo mag-excel? And yung iba po sa inyo, ano ba talaga yung gusto ninyo? And kung meron po dito mga yun, kasi diba may tatawag sa'yo dito. So, kung ano man po yung ino-offer sa'yo, pag-isipan mo muna. Ayan, pero yung iba naman sa inyo, pwedeng skills nyo talaga yung maibebenta ninyo, marerendered po ninyo. Tama ba? Basta yan. Or yun, basta yung skills ninyo, i-enhance nyo yan. Parang wag nyong panghinayangan na gastusan yung sarili ninyo. Ngayon kasi, pwedeng ngayong month na to, hindi pa kayo magkakaroon ng extra income. Need nyo muna siguro is gastusan yung sarili ninyo. Oo. Para ma-improve po ninyo yung skills nyo. So, tingnan natin ano pa yung mensahe. Okay, sino ba yung mga tao na pwedeng naninira sa'yo, nag-hex sa'yo, or nag-evil eye sa'yo? Page of Pentacles, so mas bata po ito sa'yo. Pwedeng kapatid mo. Libra, Queen of Cups, ayan. So parang lagi ka nitong binabantayan. Actually, medyo may ingit siya na nararamdaman sa'yo. Parang lagi siyang naghihintay sa kung ano yung pwede mong ibigay sa kanya. Ayan, kung laging merong taong ganyan na parang inasa niya na sa'yo yung mga good things na mangyayari sa kanya or pagdating sa finances. Yan po, pwedeng yan siya mismo yung nag-evil eye sa'yo kahit natutulungan mo siya. Sino naman po yung pwedeng makatulong sa'yo? We have Knight of Wands. Meron tayo ditong 8 of Pentacles. Actually, nakikita ko dito sarili nyo lang. Ayan o.
Yung work mo talaga, pahalagahan mo kasi ikaw lang yung makakatulong dito sa sarili mo ngayong month na to. May mga kaibigan, pero kasi yun nga, sabi ko nga, is pag-isipan mo pa rin kasi pwedeng may hidden agenda kasi. So parang hindi kasi pure yung pagtulong sa'yo. So yun, sarili mo lang talaga yung maasahan mo at pwedeng makatulong sa'yo dito. So pahalagaan mo po yung work mo. Yung iba sa inyo kung nagbabalak mag-resign dito, pag-isipan nyo muna po 100 times. So ito po yung inyong wishing candle. Tignan po natin. Okay, so 3 patak lang po yung kukuhanin ko dito, Libra. And kung marami kayong wish, okay lang. I-stop nyo lang yung video natin na to. I-pause nyo po and then kayo, tsaka kayo mag-wish. Ayan, 1. Ayan, i-blow na po natin ang candle mo. Maraming maraming salamat, siksik, liglig at umaapaw ang blessings na marireceive mo ngayong month na ito.